So ito guys, yung ating 25,000 pesos na quail cage. Hello guys, so what's up? Ito ang yung Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. And for today's video, ipapakita ko sa inyo itong aming full setup. Actually, hindi pa naman siya full setup kasi hindi kasama yung sahoda ng ipot. Pero guys, ito yung aming quail cage. So made to order ito na 2 feet. So 2 feet yung lapad, hindi kasama yung egg catcher. And then ang kanyang haba ay 10 feet. So guys, maraming nagsasabi na itong sukat na ito is for 1,000 heads. Yes po, for 1,000 heads po talaga ito. Pero eventually, iba't iba na po yung sizes ng mga pugo ngayon. So meron na pong malalaki. So yung 100 po na maximum capacity nitong cage na ito, medyo nagiging overcrowded na po sila or nagsisikip na po sila dito sa loob ng kulungan ko. Kaya po ang advice ko ngayon is 900 heads to 1,000 heads maximum capacity po itong aming cage. So ito pong aming setup na ito ng cage ay kumpleto. Meron na po itong patukaan. So metal stud po na 10 feet. Makita nyo naman po. So ayan po, kumpleto po, 5. So 5 layers. So kung ang inyo pong mga pugo ay medyo hindi po malalaki yung breed, so kasyang-kasya po dito ang 200 per layer. Kaya po siya magiging 1,000 heads. Pero yun nga po, since iba't iba na po ang size ng ating mga pugo ngayon, meron na po mga malalaki. So ang ina-advise ko po is 900 heads po yung magiging capacity ng 2 feet by 10 feet na quail cage. So yun guys, itong setup namin na ito, kung makikita nyo po ay meron po siyang steel matting. So yung pong sahig niya, steel matting po para po hindi lumundo yung mga pugo dito. And hindi po maipon yung itlog kapag nangingitlog na yung ating mga pugo. And guys, ito po ay merong 1 foot na egg catcher. So ang gamit po namin na bakal dito sa ating quail cage ay standard 10mm na deform bar and standard 9mm na deform bar. And then guys, ito po ay collapsible into 3 pieces or into 3 layers. So ito pong taas, and then ito pong dalawang ito. So bali po tatlo po siyang, tatlong piraso po siya kapag na detach po itong ating quail cage. Ayun nga guys, so ngayon kasi parang issue yung overcrowding sa mga pugo. Yes po, talagang malaking bagay po talaga na dapat alam natin kung ilan lang yung maximum capacity ng ating quail cage. Bakit? Kapag po naging overcrowded po yung mga pugo sa loob ng cage, ang tendency po niyan hindi po lahat makakatuka. So dapat po ang gagawin ninyo, aalamin nyo kung ano ba talaga yung maximum capacity lang ng inyong cage. And then, isa rin pong technique para po ang mga pugo ay makaitlog ng maayos is i-maintain nyo po na hindi nauubusan ng patuka yung inyong mga patukaan. Gayun din po yung inyong mga painuman, hindi po nauubusan ng tubig para po maintain po natin yung daily needs po ng ating mga pugo. So ayun guys, kung makikita nyo, ito pong metal stud na ito ay 3 inches po siya. So tamang-tama po para sa patukaan. Hindi po mataas. So hindi po mataas, hindi po masyadong malalim yung ating metal stud. Sapat na sapat po para makatuka yung ating mga alagang pugo. Ayan guys, so ang butas po ng ating lusutan ng ulo, ito po, ng mga pugo para sila yung makatuka at makainom. Ayan po ay 1 inch ang butas. And then yung sahig po natin ay 1/2 inch naman po para po hindi naman lumusot ang paa ng ating mga alagang pugo. So guys, pakita ko sa inyo yung painuman natin. So ito guys, yung ating painuman. So kung makikita nyo dito, ang ginamit namin dito ay multipurpose na PVC pipe. So ang kanyang diameter ay 4 inches. So bakit 4 inches yung ginamit namin? Kasi pag 3 inches, mabilis uminom ang mga pugo. And then nauubusan ka agad. So itong 4 inches natin na painuman, kapag napuno natin to, tumatagal hanggang tanghali yung tubig. So depende pa rin sa panahon. Kung sobrang init, inom ng inom yung ating mga alagang pugo. So ayan guys, 4 inches yung ating ginamit na painuman. And then ang butas po ng ating lusutan ng ulo din sa likod ng ating painuman, ito po ay 1 inch din na plastic screen. So ito guys, itong setup namin ng cage na ito, 2 feet by 10 feet na 5 layers. Ito po ay 25,000. So, ang hindi lang po kasama ay yung sahoda ng ipot. So, kompleto na po yan, 25,000. Hindi po kasama ang delivery. So, meron na po kayong patukaan, 5 layers na cage, and 5 painuman po na 4 inches po ang diameter. So, ayun guys,
25,000 po kung sa kung meron po sa inyo mga gustong magpagawa. Taga dito ko po kami sa Batangas City. So yung mga taga province sa Batangas po or yung mga nearby, pwede po kayo magpagawa sa amin. And guys, gumagawa rin po kami ng cage na 2 feet by 12 feet naman po ang haba. So ang capacity naman po noon ay 1,000 heads to 1,100 heads. So sa mga gusto pong eksakto yung sukat or eksakto yung volume na 1,000, yun po yung ipagawa nyo sa amin. Yun naman po ay, bale po, ang full setup po nun kasama na po yung sahodan ng ipot ay 30,000 po. So dito naman po sa ganito na 2 feet by 10 feet, ang full setup po namin nito ay 27,000. So kasama na po dun ang sahodan ng ipot. Kung hindi po nyo isasama ang sahodan ng ipot sa 2 feet by 10 feet po, so 2 feet by 10 feet na 5 layers, 900 heads maximum capacity, kung gusto nyo pong 900 lang, yun po ay 25,000, walang sahodan ng ipot, 27,000, may sahodan po ng ipot. So sa 2 feet naman po by 12 feet na sukat, ang capacity po is 1,000 heads to 1,100 maximum, ayun naman po ay 28,000 po yung walang sahodan ng ipot and 30,000 po yung may sahodan ng ipot. Ayun guys, closer look tayo dito sa aming quail cage. So ito guys, yung ating 25,000 pesos na quail cage. Siya ay 2 feet by 10 feet. So kung gusto nyo 900 heads lang yung ilagay, pwede po para hindi magkaroon ng overcrowding. Ayan. So 5 layers po siya, collapsible po yung ating cage. And ito po yung sinasabi ko sa inyo na metal stud. So ayan po ang dulo po nila nilagay natin ay plywood. So guys, pulidong pulido po ang pagkakagawa ng aming cage. Kung mapapansin nyo po, ayan, bat-bat po siya ng cable tie for security kasi minsan po ay mga nakakalusot na pugo. And ito po yung ating sinasabing painuman. Ito po yung 4 inches po ang diameter. So ayan, sealed po yan. And kung makikita nyo po yung likod, ayan po ay nakabaon na dyan sa PVC yung harang para hindi na po siya matutuklap basta-basta. So ayan guys. And ito po yung tinasabi ko na meron po siyang steel matting para po hindi lumundo yung ating mismong sahig. So ang gamit po natin dyan ay 10mm na bakal and 9mm na bakal po na deform bar. So maganda guys kasi bagong-bago yung ating quail cage. So bakit po wala itong sahodan ng ipot guys? Kasi nga binibigyan namin kayo ng option na kayo ang mamili kung anong gusto nyong maging sahig or sahodan ng ipot ng inyong mga alagang pugo. So yun nga guys, may option kasi kayo na mamili kung ano ba yung gusto nyong sahodan ng ipot para sa inyong mga alagang pugo. So nauuso na po ngayon yung parang plastic mat. So pang lifetime talaga yon kasi nagtatagal siya. As in talagang magtatagal yon kasi nga hindi siya basta-basta nasisira unlike plywood and hardy flex na naluluma. Yun kahit maluma yun, matibay pa rin. Ang ayoko lang sa part nun is kasi pag basa yung ipot, hindi po siya nag-absorb ng moisture. Unlike po sa hardy flex and plywood, yun po talaga yung ginagamit ko. Na-absorb niya po yung moisture ng ipot ng pugo. So, hindi po nami-maintain or hindi po laging basa yung ipot ng mga pugo. So, yun po yun. Kaya po, bibigyan namin kayo ng option kung gusto niyo bang may kasamang sahodan ng ipot or wala. So, pag po may sahodan ng ipot, syempre meron pong minimal changes sa price. Sabi ko nga sa inyo, itong full setup na ito is 25,000. Walang sahodan ng ipot. 27,000 po kapag meron ng sahodan ng ipot. So either mamimili po kayo kung marine plywood yung ilalagay natin or smart wood or hardy flex. Yun po yung ginagamit ko mismo dito sa ating farm. Kasi nga po, ang gusto ko is medyo sumisip-sip ng moisture yung sahodan natin ng ipot. Kaya po, yun ang ginagamit ko. Yung kahoy at yung smart wood, sumisip-sip po yan ng moisture or basa ng ipot ng pugo. So ayun guys, kung meron kayong question about dito sa ating quail cage, again, ito po ay 2 feet by 10 feet and then 5 layers po siya. So guys, ngayon, ang discussion dito is ano ba talaga ang tamang sukat ng cage ng mga pugo? So mostly po ang ginagamit na po ng mga tao ngayon ay 2 feet by 12 feet para po sa 1,000 heads. Pero ito po, aming cage na ito, 900 heads. Kung gusto po nyo pong mag 900 heads, sabi ko nga po, kung maliliit naman yung inyong mga pugo, eh meron po talagang maliliit. So, okay po dito ang 1,000 heads.
Ako po, personally, nung nag-alaga po ako, hindi pa po ako nagpapalit ng sukat ng cage. Nasa 2 feet by 10 feet pa rin po ako hanggang ngayon. Talaga po nakakapagpa-pick pa rin ako ng 95%. Bakit po? Kasi nga po, diskarte din po yan sa pag-aalaga ng pugo. Pagpapatuka, huwag niyo po nga hayaan ang inyong mga pugo ay walang patuka. Huwag niyo nga hayaan na naubusan ng patuka. Kaya po yung schedule ng delivery ng inyong patuka dapat po ay consistent. Kasi kung hindi man po consistent, dapat madami kayo palaging palabis kasi hindi niyo po malalaman kung kailan ba kayo hindi madideliveran or kung kailan ba may bagyong darating or masama ang panahon na hindi makakapag-deliver ng feeds ang inyong supplier. Kaya po dapat lagi kayong ready. Dapat lagi pong handa pagdating sa pag-aalaga ng pugo. So ayun guys, kung meron pa kayong question, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook account, Ace Mendoza Balahadja, and pwede niyo po kayong mag-message sa ating Lakbay ni Alas page sa Facebook. Alam po yan ng mga subscriber natin na sumasagot po talaga ako sa inyong mga questions, sa inyong mga inquiries. And nung isang gabi guys, meron pang tumawag sa akin from Saudi Arabia actually. Ipopost ko yung video namin kasi nirecord ko yung video. So ipopost ko yan. Natutuwa ko sa kanya kasi tuwang-tuwa daw siya sa pagbabalag natin about dito nga sa quail farming. Nakapag-share daw tayo ng information. So ayun guys, hopefully natutulungan ko kayo sa inyong quail farming journey. And lagi niyong tatandaan guys, never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo. Ingat kayo palagi guys.